Oy, Kakofi! Welcome back sa akin channel. Naku, na-lecturean Kakofi. Itong si Senator Risa Ontiveros ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa foreign policy, no? Ang gustong sabihin dito ng ating presidente, hindi po trabaho ng legislature, no? Hindi trabaho ng kongreso ang pagsiset ng foreign policy, kundi ng executive. Ano bang pinag-uugatan nito, Kakofi, no? Oy, kasi... ano ba ito? Runong-runungan ba kasi? O yan, nakatikim siya dito kay PBBM, ha? Sa balita ito ng GMA News, hindi ko lang ito ma-share, no? Marcos and Risa Reso, foreign policy not set by legislation. Ayan. FYI daw po, Senator Risa Ontiveros, hindi po ang Kongreso ang magsiset ng foreign policy, no? Hindi po ang House of Representatives, hindi po ang Senado, kundi ang Executive, Kakofi. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya nakikita. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doesn't see how Senator Risa Ontiveros proposed Senate resolution. Kasi nag-file ito, Kakofi, itong si Risa Ontiveros, i-sponsoran nito yung resolution dyan sa Senado, no? At ang sinasabi niya, in-urge niya itong Department of Foreign Affairs, itong DFA, na dalhin sa United Nations General Assembly, itong UNGA, Kakofi, no? Yung naging 2016 arbitral awards dito, Kakofi, sa issue ng West Philippine Sea. Eh, dalhin daw po natin niya sa United Nations. Yan, yun yung purpose nitong Senate resolution na i-final ni Senator Risa Ontiveros. Pero, hindi ito nakikita ni PBBM na magta-translate into action. No? Kumbaga, in short, sayang lang yung effort. Walang mangyayari yan, Kakofi. No? Sige, maganda itong kakalete. Marcos made the remarks after Ontiveros sponsored on the Senate floor proposed Senate Resolution number 659. Yan yung numero ng resolution, no? Senate Resolution 659, which urged the Department of Foreign Affairs to call out China's aggression before the UN General Assembly. Away talagang gusto nito, Kakofi, no? Ang sabi ni Risa Ontiveros, dalhin natin yung aggression, yung panggigipit daw po ng China sa Pilipinas doon sa United Nations General Assembly. May punto rin naman, Kakofi, no? Pero hindi ganoon kasimple, Kakofi, no? Foreign policy ito, eh. Syempre, marami ka rin binabalansi dyan. Kasi ang China ay trading partner din ng Pilipinas. Malaking trading partner natin yan. So, hindi tayo basta-basta puputulin natin yung tie sa isang bansa. Hindi lang sa China, no? Kahit sa Amerika o kahit ano ban pong bansa yan, hindi basta-basta yung nagdi-decision cast na isa lang ang tinitingnan mo. Kailangan medyo malawak yung iyong pag-intindi, no? Malawak yung iyong pangunawa. Hindi isang side lang yung iyong pinakikinggan. Sabi ni PBBM, ito na, dito na siya nabasag, eh. Generally speaking, yan ha, pakinggan mo ito, Senator Risa Ontiveros, galing kay PBBM. Generally speaking, so may disclaimer ito, Kakofi, hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon. Generally, pero sa most of the time, no, generally speaking, the foreign policy is not set by the legislation. Yan, lecture ito. Generally speaking, foreign policy is up to the executive. Sino ba yung executive? Ang presidente, Kakofi. Marcos told reporters, which covered his state visit dyan po sa Malaysia. So, I mean, of course, the senator is free to file the resolution she wants. Medyo masakit ito, Kakofi, no? Kahit anong gusto mo raw pong resolution, Senator Risa Ontiveros, i-file mo yan, kahit anuman po yan. But, I do not know how that will translate into action that will reach the United Nations General Assembly. So, hindi po nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos kahit ano pang effort dito ang gawin ni Senator Risa Ontiveros. No? Hindi niya na makikita yan na magta-translate yan into action na tumuntong na yan dyan sa United Nations. Siyempre, gusto rin natin, Kakofi, na mapag-usapan yan. Kasi actually, may ruling na nga dyan, eh. Pumabor na sa Pilipinas yung naging decision dyan sa issue ng West Philippine Sea. It's just that, hindi ina-acknowledge ito ng China. Pero ibang usapin ito, Kakofi. No? Siyempre, nag-iba ng administrasyon, may kinakailangang mga balansehin dito. So, hindi nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos yan na magta-translate into action. Bakit kanyo? Bakit, eh? Senador naman si Risa Ontiveros. Kasi nga, hindi nga trabaho yan ng legislation. Hindi trabaho yan ng Senado o ng House of Representatives. Eh. Medyo napahiya siya dito, Kakofi. Parang basic ito, 101. No? The United Nations entertains government, not parts of the government. Uy, may naaalala ako dito, Kakofi, ha? Ibig sabihin daw po, ang kinakausap ng United Nations ay hindi parte lang ng gobyerno, halimbawa ng Pilipinas. Ang kinakausap niyang Kakofi, syempre, ang gobyerno, ang executive, Kakofi, dahil ang presidente natin ang head dyan. Yun ang kinakausap, hindi part ng gobyerno lang. Halimbawa, ang Kongreso o Judiciary, hindi sila ang kinakausap ng UN dito, kundi ang buong gobyerno o ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Eh, di si Pangulong Bongbong Marcos, ang executive. So medyo masakit ito, ha? The United Nations entertains governments, not parts of the government.
Marcos said. In fairness, galing ni PBBM dito ha, sa ano na ito, sa banat na ito ha. Concise ito, short lang itong atake na ito pero masakit. Senators, teka bago tayo mag-move on, medyo tumatapa ngayon si BBM ha, napapansin niyo ba yun? Medyo nagkakaroon ito ng pangil no, kasi kung inyong matatandaan ka Coffee, napakabait eh, very smooth ito, first year, hindi masyadong nang-aaway no, pero sa kanyang State of the Nation address, napapansin mo, nag-iiba ng tono ito at napansin din niya niyan o. Nang kanyang kapatid, Senator Amy Marcos, napansin niya rin itong change of tone ng ating presidente, which is tama lang din naman ka Coffee kasi ang titigas ng ulo, marami din talaga matitigas ang ulo at makakapal ang mukha. Tama lang. Senators on Wednesday debated Ontiveros's resolution which sought to exhaust all available diplomatic means to assert the country's rightful claims over the West Philippine Sea amid China's reckless, quote-unquote ito ha, reckless, unrepentant, and continuous incursion in the area. The arbitral ruling in July 2016 invalidated China's massive claims in the resource-rich region and upheld the Philippines' exclusive economic zone under the UN Convention of the Law of the Sea or UNCLOS ka Coffee. Na tatandaan ninyo, nagpunta ng China ang ating presidente si PBBM no, previous months ang nakakalipas at syempre na-touch din po yan, napag-usapan. Yun nga lang ka Coffee, may mga bagay pa na hindi pa na-disclose sa atin no, dahil baka ma-unshame ika nga ito ka Coffee. No. Pero syempre, hindi man pinapabayaan yan, pinag-uusapan yan ka Coffee ng gabinete, pinag-uusapan yan ng ating presidente, ng kanyang mga advisor at ng Department of Foreign Affairs kung paano yung best move para i-handle itong bagay na ito. Kasi sinasabi naman ng Pangulo, ang relasyon natin sa China, hindi lang naman West Philippine Sea. No? Marami pang sektor ng cooperation, marami pa pong ugnayan sa pagitan po ng dalawang bansa. Hindi lang itong usapin sa West Philippine Sea. At ang sinasabi nga ni PBBM dito, i-resolve muna natin yung present issues just sa West Philippine Sea. At ano yun? Yung present issues na mabilis masolusyonan, yung i-allow. Actually, dapat naman talaga, tayo yung nangingisda dyan ka Coffee, pero nagkakaroon ng mga issue dyan dahil binubomba yung ilang mga fishermen natin ng tubig, no? I-allow ito ka Coffee na mangisda sa ating karagatan at hindi ibakaranas ng ganitong panggigipit. At nasabi rin ating Pangulo, ang kanyang address dito, pagbibigay tugon dito sa ating claim sa West Philippine Sea, na buksan pa yung ilang linya ng komunikasyon ng direkta ito ka Coffee, no? Kung halimbawa presidente to presidente o sekretary ng DFA at ang counterpart nito sa China, mas buksan pa ito para mas mabilis yung kanilang pag-uusap. Hindi tayo magre-resort doon sa gera na gusto ng iba, makipag-away tayo, kawawa tayo ka Coffee. Napakalaking ekonomiya ng China, napakaunlad nitong bansa na ito kung ikukumpara natin sa Pilipinas. So kailangan na balansehin ito, kontrolin itong na mga gustong mag-control kasi may mga taong nagdidikta, ito gawin mo, eh baka makasama po yan sa Pilipinas, no? Sige, mag-file lang ng kahit na anong resolution dyan, pero yun nga lang, no? Sayang lang yung effort dahil hindi nakikita ng ating presidente yan na mag-work dyan sa United Nations. May hayaan natin ka Coffee sa kung sino dapat yung gumagawa nitong aksyon na ito. Minsan kasi may mga tao, no? May mga organisasyon na nagdidesisyon kasi panig nyo lang yung tinitingnan ninyo, hindi nyo tinitingnan yung kalawakan, hindi nyo tinitingnan yung paano mangyayari sa kabilang side, paano mangyayari, ano yung possible impact nito sa organization na ito. Usually kasi yung bias natin, yung sector lang na kinakatawan natin, yan lang yung ating pinoprotektahan. Paano naman yung kabilang sector, di ba? So hindi nagiging patas, imagine ikaw ang presidente, dapat balansehin mo lahat yan. Tingnan mo lahat ng implications niyan, ano yung magiging impact niya sa ekonomiya ng Pilipinas, ano yung magiging impact niya sa mga OFW na naghahanap buhay sa isang bansa na ito. Halimbawa China o kung anuman po yan, o Estados Unidos, you have to consider all these things bago ka magkamapuin ng decision. No? Kaya kailangan masusi, ha? Huwag tayong papabugso sa damdamin. Hindi lang tayo makikinig sa isang senador. In this case, kung papakinggan natin itong mga sinasabi agad ni Risa Ontiveros, ni Senator Risa Ontiveros, eh baka mapahamak tayo dito ka Coffee. Buti na lang eh medyo mahusay yung naging tugon ng ating presidente dito. Hindi trabaho ng legislature, no? Trabaho yan ng executive, no? Sige, mag-file lang kayo kung anong gusto ninyo dyan. Pero pasensya na kayo, nasa executive po yan. At ang ini-entertain na United Nations ay ang gobyerno ng Pilipinas, no? At ang presidente po yan. At hindi lang ang bahagi ng gobyerno o ng legislature lang. Dahil bahagi lang po yan ng gobyerno. Ano sa ating ninyo, ka-Coffee? Sige. I-share mo ang iyong opinion dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-Coffee. Ito minsan tama lang itong ginagawa ni PBBM eh. Medyo may konting sundot eh. May konting baanat eh. No? Kasi masyadong mabait eh. No? Kapatid niya na mismo nagsasabi. Masyadong mabait yung kapatid niya. Masyadong mabait ito si PBBM. Sige, simula na ito. Second year na ito eh. Kumaga leap 2 na ito.
Tapos na yung first year, kumbaga first year, sige, setting the tone, medyo light lang, medyo kalmado, medyo mabait, no? Pero ngayon, kaunting adjustment tayo, kaunting pangil, dahil marami siyang gustong gawin, eh. Yung iba, naaabuso, nadyadyaan, may mga na-appoint na medyo hindi rin kaaya-aya, no? Medyo maloko rin, at sinasamantala yung kabaitan ng presidente. So this time, ito na, kaunting pangil na ka-coffee para ma-address, matugunan itong mga issue na ito na dapat hindi nangyayari, eh. Kasi nakalulusot itong mga bagay na ito, eh. Sige, antabay tayo sa mga mangyayari sa mga susunod pang panahon. Anong say ninyo? Nasaan po kayo ngayon? Kumusta po kayo? I-comment ang inyong lokasyon at ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section, nang mabasa rin po ng iba nating ka-coffee at magkaroon tayo ng diskusyon, magkaroon tayo ng talakayan dyan sa comment section. Samantala, kung ikaw po ay nakikinig ngayon sa Facebook, sana ka-coffee, naka-follow ka na. O di kaya naka-like sa ating Facebook page na ka-coffee. Yan, i-click nyo lang po yung follow or i-click nyo lang po yung like dyan sa Facebook. At kung ikaw naman po ay nasa YouTube, make sure ka-coffee na ikaw ay nakasubscribe, no? I-click nyo lang po yung subscribe dyan sa YouTube, no? Nang tayo ay dumami. Right? Maraming salamat ka-coffee sa pagsama nyo sa akin, ha? Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Medyo maulan pa rin sa Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa China. Nandito tayo sa Jinzhou City ka-coffee, no? Kung saan matatagpuan ng napakaraming heritage sites ng UNESCO. Dito po yan sa Jinzhou, actually Quanzhou, China, no? Alright, ingat kayo ka-coffee at magkita-kita ulit tayo sa ating live stream sa mga susunod na araw. Na stranded lang po tayo dito dahil sa bagyong Egay. Oy, paalam po sa inyo ka-coffee. Maraming salamat. Bye-bye.